Welcome to my channel, Binidas Farm. Ito nga pala ang aming baboyan, mga ka-farmers. Lahat ng alaga namin dito ay mga inahing baboy lang po. Yung mga fatteners ho namin ay nasa ibang kulungan naman. Sa side na ito ay ang aming farrowing pen, mga ka-farmers. Kapag meron ng baboy na malapit ng mga anak, tsaka namin ililipat dito at dito na sila magpapasuso ng kanilang mga biik hanggang sa pagwalay po. Ito namang mga biik na ito ay kakawalay pa lang doon sa inahe nila. Ang paraan kasi namin ng pagwalay dito is yung inahing baboy po ang kinukuha namin doon sa kulungan. Para hindi masyadong may stress yung mga biik dahil sanay na sila sa kulungan na ito at naiwan pa sa loob yung amoy ng mamapig nila. Kapag ka umabot na sila ng 15 days mula pagwalay, tsaka namin sila ililipat doon sa aming fattening area. Sa ngayon po, mga ka-farmers, meron tayong tatlong inahin na nagpapasuso dito. Una, itong si Malin. Lahat kasi ng mga inahing baboy namin dito ay may pangalan, mga ka-farmers, para mas madali nating matukoy kung sino sa kanila ang may kailangan. Pangalawa naman, itong si Zia. Itong mga biik niya ay malapit ng iwalay sa kanya dahil magde 30 days na po ito mula pagsilang. Kami ho kasi dito, 30 days po ang pagwalay namin ng mga biik doon sa kanilang inahin. Next naman ay itong si Mara. Nabili ho namin ito si Mara doon sa kapitbahay namin dahil doon sa kanila di daw naglandi. Pagdating ho dito sa amin, 5 days lang naglandi na kaagad. So ito ngayon, nanganak na siya. Dito naman ay ang aming gestating pen, mga ka-farmers. Lahat ng nilagay namin dito ay mga buntis na inahing baboy po. Kukunin lamang namin sila at ililipat doon sa aming farrowing pen pag malapit na silang manganak. Ito namang si Kabang na nakahiga ay malapit na siyang manganak, mga ka-farmers. Ito oh, malaki na ang kanyang tiyan. Papaliguan muna namin siya bago namin ilipat doon sa aming farrowing pen para doon na siya manganganak at magpapasuso ng kanyang mga biik. Sa totoo lang po, mga ka-farmers, kami ho kasi dito ay medyo nagpanik ho kami dahil sa banta po ng ESF dito sa Cebu. Yung mga fatteners ho namin, bininta na namin kaagad kahit nga maliliit pa gawa ng natakot ho kami sa ESF. Pero napag-isip-isip ho namin na ginawa naman ho ng paraan ng gobyerno, sabayan na rin natin ng pag-iingat at dasal rin po para makaiwas ho tayo sa pagsubok na ito. Kaya ho ito ngayon, nagpapatuloy kami sa pag-alaga ng mga baboy. So balik ho tayo dito sa aming mga alaga, mga ka-farmers. Ito naman si Ifwan, galing ho ito sa farm. Panghuli, ito naman PIC, si 26 Imidja. Kaya 26 Imidja yung pangalan niya dahil yun yung bili namin sa kanya dati nung guilt pa siya. 26,500 ho. At mura pa ang mga baboy na yun, mga ka-farmers. Kung mapapansin ho natin ay sirang-sira na po itong kaniyang kulungan. Ito kasi yung kauna-unahang kulungan namin nung nagsimula pa lang kami sa tatlong inahing baboy po. So instead na ipapaayos ho namin ito ay gumawa na lang kami ng bago na mas matibay at hindi kaagad-agad masisira. Ito yun o, mga ka-farmers. Hindi pa ho ito tapos pero malapit na ho. So hanggang dito na muna, mga ka-farmers, at huwag kalimutang mag-subscribe. Sa susunod po ulit. Bye-bye!